pagpasok ayan agad yung mga makikita o mga pang swimming, pang pool, tsaka pang beach kasi summer na. And meron sila mga cart. Cart pang my baby. And yung futsu na cart. Dahil summer na guys, mga pang winter naman yung mga naka-price down nila pag may ganyan price down yan. Isipin nyo naman guys, for this one, 379, diba? More or less, mga 400 yen siya plus tax. So, mga sa Philippine peso is nasa 200 pesos lang siya. Mahilig manamit para sa mga anak or mahilig kayo mamili ng mga damit para sa anak ninyo nang gusto nyo maramihan pero hindi kayo mapapamahal is punta na kayo sa Nishimatsuya or sa my birthday. So, birthday and Nishimatsuya baka naman. Napamili ko kanina dun sa baby store from Nishimatsuya and birthday. So, aside sa dalawang to, ito lang naman at saka baby doll for OOTD or family OOTD. Ito lang naman yung mga kadalasang alam ko na pang baby store dito. Bukod sa sobrang mura niya is, madali siyang hanapin kasi anywhere dito sa Japan is may mga ganung baby store. So, ayan siya. Or kilala siya dito sa Japan. Dahil ano, mura siya. So, yun na nga siya. Parang Shimamura kasi mura siya. So, ayun. Tumana, una kong nabili is from Nishimatsuya. Yan siya. Nagulat ako sa Nishimatsuya kasi parang mas nagmura yung mga damit nila dun. Kasi mga ano lang siya, 379 yen. Kung sa Philippine peso is mga 200 pesos lang siya. Siyempre, murang-mura na yun para sa mga damit ng mga bata, di ba? Para sa akin. Kasi kung titingin ako sa mga mall dito or yung sa mga mas bigating mga ano branded na damit ng bata is mga 1,500 pataas yung sa loob ng Jasco, yung Jolly Jolly ba yun? Mga ganun yung pricing nila. Pero sa Nishimatsuya is abot kaya yet cute tsaka magaganda naman yung mga items or mga baby stuff na makikita nyo doon. Kailangan nga lang is pag namili ka ng damit doon is parang kumbaga marunong ka ding mamili ng tela kasi may mga tela na hindi din ganun kagaganda doon and meron namang mga tela na pang long lasting talaga siya. So, ito mga napili ko is pang everyday ni Aki-kun or pag umaalis-alis kami. And ito mga nabili ko is, tawag nito, more or less, mga partner-partner na siya. Parang ganun, parang pair-pair na yung ginawa kong style niya. So, mag-start na tayo. Mag-start muna ako siguro dito sa cup na nabili ko. Binilhan ko ngayon si Aki-kun ng cup kasi diba, ngayon dito is summer na, so mainit na. Para pag lumalabas kami is, meron siyang cup sa ulo pag masyadong maliwanag. So, this one is, ano siya, yung McQueen ba yun? Favorite kasi ni Aki yung McQueen, yung Cars, yan siya. And meron siyang ganito sa likod. Tinanggal ko nga lang ngayon, pero pakita ko sa inyo pag gamit siya or pag nakalagay siya, ganyan siya. Uso kasi dito yung parang meron siyang bandana din sa likod or sa batok ng bata. Parang cover para hindi mangingitim yung kanilang mga batok. So, yan siya. Yan siya. Ganyan siya pag sa likod. Yan siya parang cover niya. And yan siya pag sinuot ganyan. Meron na siyang semi-logo ng ganito. And yung color niya lang is ganito. Parang malinis lang kasi tingnan sa bata. Tapos meron siyang ganito. Para hindi matatanggal sa ano ng bata ulo kapag humahangin yung mga ganun or pag naglalaro. So, ayan siya. Favorite na kasi ni Aking Kun ngayon yung mga Cars. So, sa mga ganito is hindi naman siya for 379. Mas mahal naman siya kasi nga mga cups siya. Yung mga sinasabi kong 379 is yung mga t-shirt. So, another cup from Nishimatsuya. This one, Cars din yung kanyang print or yung kanyang character. So, ayan siya. Diba magandang maganda na siya? And nakita ko to sa ibang mga store, doble yung presyo niya. Unlike sa Nishimatsuya is mura lang siya. Mga nasa 1,000 yen lang siya. Sa ibang store is umabot siya ng mga 3,000 yen. So diba okay na siya. And yung kinuha ko ng color is yung color talaga ni Light Pink McQueen which is to color red. Yan siya. Favorite yan ni Aki. Pag nakita niya yung tuwan-tuwa siya. And punta tayo sa may sapatos. Itong mga sapatos, halos lahat ng ito or lahat para ng ito is nabili ko naman from birthday. Ayan yung packaging ni birthday. Si birthday is walang bayad yung kanilang plastic. Unlike Nishimatsuya is may bayad. Gusto niyo ba yun? So, ayan siya. And tinape lang ng cashier ng ganito. And ayan siya. Unang-unang
nabili ko or papakita ko sa inyo is another Cars. Yan siya for Akikun. Yan, Cars siya na croc style, yung ganun. Or parang yung ano, goma, yung ganyan siya. Para kasi diba summer ngayon, para kahit mabasa, umulan, yan siya. No worries tayo na hindi siya masisira. So color red again para pair dito sa kanyang cup. Another na binili natin is this one. Ito, matagal na ako naghahanap ng gantong sandals for Akikun. Kasi nalilinisan ako tingnan sa paa ng bata pag ganto yung suot. Pati nga sa akin, gusto ko din sana ng ganto. Kaya lang yung mga gantong klase ng sandals dito sa Japan is medyo pricey siya. Ito, nakita ko kay Akikun, ganyan siya. Hindi siya masyadong mabigyan ng hustisya sa camera, pero maganda siya pag suot ng bata. Yan siya. And yan siya, meron siyang strap para hindi siya matatanggal agad-agad sa bata. Tapos ganto siya. Ni? So, ayan siya, another sandals for Akikun, gawa ng summer, diba? Para makahinga naman yung mga paan ng anak kong, oo, kapaan ng anak, kapaan ng tatay niya. So, ayan siya. Apaang hapon yung anak ko eh. So, ayan. Tapos, another, this one, from Nishimatsu, birthday again. Ito siya. Mahilig ako sa mga ganto-gantong style eh, na napapasa ko sa anak ko. Yan siya, kung isipin niyo or kung makikita niyo yung design niya, para siyang malapit sa mga Birkenstock na design. Yan siya. Ito is mas malaki yung size. Hindi ko lang din alam kung magkakasya na ba ito kay Akikun. Pero kinuha ko pa rin siya or binili ko pa rin siya kasi gusto ko talaga yung style niya. Para sabi ko kung hindi man kasya for this year, is para next year, baka kasi wala nang mga gantong design. Dahil gusto ko talaga siya for baby. Yan siya. Color black. Tapos kapag medyo tawag na ito, makatingin ako ulit doon, tapos medyo may ano-ano pa, bibiliin ko din yung iba pang color. Kasi gusto ko talaga yung gantong style para sa paa ni Aki. Yung ano siya, hindi kasi siya yung slip-on, yung ganun. Tama ba yung term ko? Another na sandals na binili ko, ito din is rubberized din siya. Bagay din siya ngayon kasi, di ba, pag umuulan or yung mga outdoor activities, may mga pool. May mga uso kasi dito sa Japan yung mga pool na mga pambata, yung paa lang yung nababasa. So at least, no worries kami na hindi masisira kung nakasapato siya or kung yung sandals niya ba is pwedeng mabasa. So ayan siya, ganyan yung strap niya. And yung color niya is ganito, color gray. Tapos yung kanyang strap sa likod is white na may mga print. So, ayan siya. And katulad nung sa akin, pag may nagugustuhan ako, ganun din ginagawa kay Aki. Pag may nagustuhan akong style, dalawa na agad yung kinukuha ko. So ito, another color naman siya, para siyang dirty white. Ayan siya. Same design lang siya, pero magkaiba lang yung colors na kinuha ko. So, ayan siya. Tapos na tayo sa sandals. Siguro itong mga sandals na nabili ko, kasi meron pa rin siya dyan, good na to hanggang matapos yung summer for this year. Ewan ko magdadagdag pa ako, pero parang ayoko nang magdagdag kasi masyado nang marami. And ang hirap niyang i-keep, ang hirap niyang itago, yung ganun. Buti kong sabihin nung may kasunod agad si Aki na may gagamit agad-agad. And buti kong all year round mo siyang magagamit, gawa ng, di ba, iba-iba yung season dito sa Japan. May winter, yung ganun. So, ang dami ko pang chika. Mag-start na tayo sa shirt from Nishimatsuya. So, ayan siya. Si Nishimatsuya, katulad ng sinabi ko, may bayad yung plastic niya. Unlike may birthday. Pero, kasama nilang binibigay yung hanger. So, ito natanggal yung hanger. This one, another Cars character. T-shirt siya na may print ng Cars. Ayan siya, si Lightning McQueen again. For Akikun. So, ayan. Color black lang yung nakita ko doon. Sana okay. Sana kung may red para. Alam mo yun? Arty-arty na naman yung anak ko. Ayan siya. Another na binili ko from Nishimatsuya. Start muna tayo sa mga pantaas. So, ayan. Sa mga damit, I mean, sa mga, ano ba? T-shirt yan. Ayan siya. Ito, naka-tape lang kasi hindi na ako bumili ng plastic kasi nga may bayad. Ayan. Itong mga sinasabi ko is for only 379, pero dapat marunong ka nga lang mamili. Kaya lang, yung 379 na yun is plus tax pa siya. So, for example, kung 379 siya is more or less mga 400 plus siya. So, ayan siya. Itong nabili ko, and yung size pala ni Akikun is 95 na siya. Ito na yung pinakamalaking size for toddler. So, after ng 95 is kids na talaga ako maghanap ng mga damit niya. So, ito nabili ko, white siya na nakalagay lang sa harap is smiley face. Ayan. And sa likod, meron ding print na ganyan. Ito yung mga binibili kong damit kay Akikun dahil ayan yung mga gusto ng papa niya. Mga white lang daw, yung malinis lang daw tingnan. Ayan yung mga gusto niya. Ayaw niya masyado nag-print yung anak niya. So ayan siya, para lang daw malinis tingnan. Another na white na binili ko is this one. Si Mickey naman yung kanyang print.
For 379 again. Yan siya. Pero itong tela nito, parang alangan ako, parang hindi siya masyadong magandang klase ng tela. Yung parang nagihimulmul. Di lang din natin alam. Tingnan natin. Another na binili ko is another Mickey. Same print. Iba lang yung color for 379 again. Yan siya. Si Mickey Mouse, color gray. Yan siya. And ito naman, meron tayong nabiling Thomas. Favorite din kasi ito ni Aki-kun. Color yellow na yellow. Diba? Ewan ko lang kung okay yung mga tela nito. Hindi natin alam hanggang hindi natin susubukan. Another yellow is this one. Ito. Gusto na siya. Yan siya. Plain lang siya. Tapos may semi-packet siya dito. And may naka-ganchillo or parang may naka-lagay dito na hamburger. So, yan siya. Hi! Ito kinuha ko kasi plain nga gusto ni Papa Nox. And nakakaputi. Pag yellow. Another na ganun din. Ganun din yung sign. Plain blue. And meron naman siyang dolphin or hindi pala to dolphin, penguin. Yan siya. Plain lang din siya na blue. Yan siya. Pero ito nagustuhan ko kasi maganda yung cut niya. Bagsak yung cut niya. Hindi siya palaki or hindi siya maigse. Yung parang ganun. Dito kasi parang uso yung parang hanging na t-shirt sa bata. Hindi ko siya masyadong bet. And another this one, tong gray na ganito. Ito is maganda siya kasi yung na puti nito is nakabili na ako before. And yung tela niya is maganda. Pwede to pag mga ano, panloob, yung mga ganun. Or pwede din naman sunumama ito lang. This one is 379 din ba? 379 yen. More or less mga 450 yen sa plus tax. So, another na binili ko is this one. Itong polo shirt na puti na may mga ganyan-ganyan. Ito is hindi siya 379 kasi siguro polo. So, ayan siya. And binilhan ko na rin si Aki ko na mga shorts. So, may binila akong shorts dito. Ayan siya. This one is yellow. Tapos, garterized lang siya. May packet sa likod. And yung shorts nila is for only 479 naman. Mas mahal naman siya na 100 yen. So, ayan siya. Kung ako lang sana masusunod, gusto kong bilhin yung iba't ibang shade or iba't ibang color nito. Kaya lang kasi, alam yun, parang pag nanay ka kasi, na-excite ka, bumili ng para sa anak mo, parang kahit ganun. Kaya naisip ko din naman na, parang alam mo yun, parang sobrang dami ng damit ni Aki. Ang hirap din siya i-keep yung ganun. Tapos, tawag nito, maraming siyang mapagliliitan, tapos baka ayun na lang suotin ng pangalawa naming anak. So, parang nakapanghinayang, kaya sabi ko, medyo ililesson-lesson ko lang yung pagbili-bili muna para naman is, magamit muna siya lahat ng sabay-sabay or tapusin muna magamit lahat bago uli bumili pa ng iba. So, yung mga binili ko lang is yung mga, yung color na madaling parisan. So, ito, yung gantong color, ito is suggest ng kanyang papa. So, ayan, garterized din siya. And meron siyang belt. Ayan. Pero hindi ko siguro ito lalagyan ng belt. Ayan siya. And another is this one, black. Maraming mga black na, si Aki-kun. Marami siyang mga black na shorts. Ayan siya. From ibang brand. Or baby dalata yun, yung ganun. Kaya lang, iba yung type ng tela niya. Parang cotton siya. This one is stretchable kasi siya. Yan, nakasulat sa kanya. Stretchino. So, ayan siya. Pero itong short na to is mas mahal siya. 579 naman siya. Ito, parehas to ng style yung stretchable siya. 579. And yung size is, yun nga, katulad nung pinaka, sinabi ko kanina, yung pinaka largest size for toddler. And ito is may bulsa siya sa puwet. Sa puwetang part. So, ayan siya. And yun lang naman binili ko. And meron pa akong binili another thing pala. Wait. Ito guys, yung may re-recommend ko para sa may mga katulad kong anak na toddler, di ba, mahilig magtakbo, tapos madamo, mabuhangin yung mga galon para kahit paano naman maiwasan yung mga gasgas or for example, kahit hindi sa gasgas, pag summer kasi is mga insect bites yung mga galon. Nalagyan ko sa akin ko ng leggings ito from Nishimatsu, yan siya, Elfin Doll. Yan siya, 509 nga lang siya, medyo pricey siya pero parang siyang leggings, tapos maganda yung tela niya. Parang UV protect siya, parang ganun. And nakaka-breath naman or nakakasingaw naman yung skin mo dito kasi malamig siya sa skin. So, yan siya. And matagal ko na itong hinahanap. And di papanok, sabi nga niya, gusto niya nga daw lagyan si Aki ko ng ganito pag ganito mga lumalabas kami, pag tumatakbo-takbo si Aki. Yung parang style niya is para siya magiging cycling pants, parang ganun. Cover pa rin yung paa mo, pero at the same time is makakapag stretch ka pa rin. So, ang bala ko is igaganto ko siya and papatungan ko ng shorts. Medyo pricey nga lang siya, 509. And this one is from Nishimatsuya.
So, ayan siya. So, yun lang naman guys, yung napamili ko for Akikun, katulad nga ng sinabi ko, sisikapin ko na parang ayoko na kasi talaga magdagdag pa ng iba, lalo na sa mga slippers niya. Kasi itong mga slippers guys, hindi talaga ito nagagamit pagdating na ng winter kasi syempre malamig na, diba? So, sayang siya, maliliitan lang ni Aki yung ganun. Kasi next year, hindi na, baka hindi na magkasya sa kanya. Yung mga ganun. At the same time is, ang hirap niyang i-store. Mahirap siyang i-store, diba, yung mga sapatos pag hindi siya nagagamit everyday or pag hindi siya nagagamit ng matagal is para siyang nagta-tarnish or nagbabakbak. So, ayokong ganun yung mangyari. Kaya nililimitahan ko din yung sarili kong bumili ng mga ganto na masyadong paano ba sabihin, na masyadong marami nga para is hindi naman ako mahirapan pag tinago siya, yung mga ganun eh, para hindi din ako mapag-asas ng marami, diba? So yun lang naman guys yung mga gamit na napabili ko for Akikun para ngayong summer. For sure is magdadagdag pa siguro ako mga t-shirt, mga shorts, mga ganun-ganun or iba pa niyang kailangan na ngayong summer lalo na sa school. Pero as much as possible, katulad nga ng sinabi ko sa'yo, sa inyo, hindi ko siya dadamihan para hindi tayo mahirapan na i-store siya. Kasi ngayon sa taas, ang dami niyang mga winter clothes. Dalawa na yung drawer doon na hindi niya na magagamit kasi nalakihan niya na at the same time is summer na ngayon. And sigurado ko pagdating ng winter, next year or this year, hindi na siya kasha kay Aki. So, mabilis kasing lumaki yung mga bata. Pero, ayoko naman din na i-deprive or ayaw din naman namin ni Papa na i-deprive si Aki sa mga damit, yung mga ganun. Kasi, syempre, di ba, parang masarap din sa pakiramdam ng mga parents na makita na maganda yung itsura ng anak mo. Or, kumbaga is, ano ba, presentable yung ganun. Tsaka, parang kumbaga, habang maliit pa sila, kakuy-kakuy na suotan natin sila tayo pa makapag-decide kung ano yung gusto nilang suotin. So that's it guys for this vlog. I hope na nagka-idea kayo kung mga naghahanap kayo ng mga summer clothes para sa anak ninyo and sa mga nagtatanong or kung mga may gumugulo sa isip nyo kung mahal ba yung mga gamit dito sa pambata. So ayan, napakita ko sa inyo yung mga presyuhan ng mga gamit dito sa bata from clothes, pati sa mga sapatos or chinelas and sa mga cup nila. So kung nagustuhan nyo itong gantong klase ko ng video, please don't forget to hit the like button, comment down below, and share nyo na rin sa inyong mga kaibigan and sa inyong social media account. So that's it guys. Maraming salamat and I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod pong vlog. Salamat!